Magandang araw po sa inyo, mga ka-AANP. Simple lang naman po ang ating lesson o ang pag-aaralan natin ngayon. Tatanungin ko lang po kayo kung nakapili na ba kayo? Nakapili na ba kayo kung anong noontime show ang panonoodin ninyo? Yung legit The Barkads na may isang libot, isang tuwa? Or yung bagong The Barkads na It's? Or yung It's Madlang People? Sabi po sa 2 Samuel chapter 24 verse 12, "Go and speak to David. Thus the Lord says, I am offering you three things. Choose for yourself one of them, which I will do to you." Oh, may tatlo daw na ino-offer kay David. Pumili daw siya ng isa. Ay, biro lang po ha. Hindi po connected po ito sa atin sa pagpili ng ating mga papanoorin. Hindi po tayo pinapapili ni Lord ng panonoorin sa noontime show. Sa katunayan, ako nga po ay hindi rin po ako nanonood kahit isa sa kanila sa panahon ngayon kasi hindi naman yan ang priority natin. Ang gusto po ni Lord ay pumili tayo ng tama at piliin ang buhay na inilaan at itinakda ng Diyos sa atin. Yan po ang ating lesson ngayon. Pero syempre, hindi po masama na pumili kayo ng isang papanoorin. Huwag lang po kayong makisawsaw sa mga arguments nila at tuluyang magkasala. Just do it para malibang at matuto at pwede na rin makisali sa limpak-limpak na papremyo po nila. Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, "I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live." Ito ang pinapapili ni Lord sa atin. Ang piliin si Lord. Ang piliin siya. Ang piliin ang buhay. Choose life, choose blessing. Again, ulitin po natin. Choose life, choose blessing. Noong Sabado po ay natuto din akong namili. Sardinas po ang aking ulam at kailangan kong pumili ng brand. Ayon sa Stat or sa Google, almost 30 ang brand ng sardines ng Pilipinas. Natikman nyo na ho ba lahat? Alin po ang mas masarap o kainin at mura pa? At alin naman ang maraming laman? Kaya ko po kinuwento po sa inyo na ito dahil kahit na sa maliliit na decision po natin, mga choices natin na maliliit, kailangan maging tama. We will do it in God's way. Tapos yung Sabado rin, nasubukan ko din ang pagpili ko ng tamang asal. Pinapili ako kung magsisinungaling ako o titindig ako sa katotohanan. Sa buhay po dito sa planet Earth ay napakaraming choices. Ang challenge po sa atin ay pumili ng best choice or right answer. Buti na lang po may gabay tayo sa tamang pagpili ang salita ng Diyos. Ang dapat daw nating piliin ay God's way. On choosing God's way, sabi po ng Joshua chapter 24 verse 15, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Choose to serve God together with our families, period. Ulitin po natin, piliin natin ang maglingkod sa Diyos kasama ang ating sambahayan. Ang Biblia po ay nagtuturo din sa atin na piliin ang tamang mga kaibigan at tao na ating mga pakikisamahan. Pag sinabi natin, you choose life, therefore we will also choose friends and people around us. Proverbs chapter 22 verses 24 to 25 says, "Do not associate with a man given to anger, or go with a hot-tempered man, or you will learn his ways and find a snare for yourself." Sabi rin po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, "Do not be bound together with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness?"
at sa 2 Samuel chapter 16, verse 18. Then Hosha said to Absalom, "No, for whom the Lord, this people, and all the men of Israel have chosen, his I will be, and with him I will remain." Para pong si Ruth sa Biblia, pinapili siya kung uuwi na siya sa bayan niya or sasama siya kay Naomi na mother-in-law niya. Pinili niya na sumama sa kanyang biyanan. Ruth chapter 1 verse 16, "But Ruth replied, 'Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people and your God, my God.'" At lo and behold, tama ang pinili ni Ruth. Tama siya sa kanyang pagpili. Na-bless siya. At eventually, nakapag-asawa ng mayaman, nagkaanak, at ang lahi ng Panginoong Hesukristo nung nagkatawang lupa siya ay nagmula sa kanya. Kalahi niya si Jesus. Kapatid, isipin mo ngayong araw ang dapat mong piliin. Magpagabay ka sa salita ng Diyos. Kung ano ang nais at nakasulat sa Biblia, yun ang sundin. Kung anong nakakabuti sa marami at nakakalugod sa Diyos, yun ang piliin. Hindi man tayo perpekto, maaari tayong magkamali sa mga choices natin paminsan-minsan, pero wag tayong sumukong mamili ng God's way hanggang makasanayan na natin ito. Mahaba pa ang buhay natin dito sa planet Earth. Let us master to choose life and to choose blessing. Nahati na po ang buwan ng taon, tapos na ang anim na buwan from January to June. At ngayon, July na. May susunod pang anim na buwan. Nasa gitna ka na, anong pipiliin mo? Isusuko mo ba ang mga target goals mo sa taong 2023? Wala kasing parang nangyari eh. Or magpupursu ka, itutuloy mo. Hindi pa tapos ang laban. You may choose to continue. I pray that God will open our eyes to see the benefits of choosing life, God's way, rather than our way. Meron ka bang kailangang piliin ngayon, kapatid? Or nakapili ka na pero nag-aalangan ka? Sabi po sa Psalm 16:11, ito po ay assurance sa atin. "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Si Lord, itinuturo niya sa atin ang tamang daan, ang path of life, ang patungo sa buhay. At kapag ito ay tinuro niya, ito ay laging, "This is it. Ito na nga yun, this is it." Hindi tayo maliligaw. Kaya kapag pumili tayo ng buhay, parang pinili na natin yung joy at yung pleasures forevermore. Kasi sa presensya ng Diyos, laging may kagalakan at laging may kaginhawaan. Choose life, kapatid. Tayo po ay manalangin. Let us confess this. I choose life. I choose blessing. I choose God's way. I choose to obey God and follow His will. I choose to be with friends who are close to God. I choose to associate with people who are not hot-tempered. I choose to watch shows that are wholesome. I choose to love than to hate. I choose to live and be joyful and enjoy the pleasures in God's presence. I choose to serve God together with my household. I choose to pursue my goal, God's dream for my life. I choose to live for God while I am here on this planet Earth. Amen and amen. Salamat po, Panginoon, na tinuruan mo kami para pumili at dapat na piliin namin ay ang buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa gabay mo sa amin. Lord, yes indeed, we choose you, our Lord and Savior. We choose you, our life, our Redeemer. We love you and we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Nasa tamang pagpili din po lahat ng ating kakainin. Choose life, choose healthy food, ika nga. So, have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po.
God bless us all.